Nang ang dalawang archaeologists ay di nakabalik mula sa ekspedisyon sa isang ruin, isang grupo ang sumunod upang maghanap sa kanila. Kung alam lang nila ang kagimbal-gimbal na bagay na nag-aantay sa kanila. Maligayang pagbabalik sa Cinema Recap. Ngayon ay ibubuhat natin ang novel-based horror adventure movie na pinamagatang The Ruins. Somebody help! Nagbakasyon sina Amy at Stacy kasama ang kanilang mga boyfriend na sina Jeff at Eric sa isang Cancun resort nang malaman ni Amy na nawalan siya ng hikaw. Nahanap ito ng kapwa turista na nagngangalang Mataya sa pool at ibinalik ito sa kanya. Bilang pasasalamat, hiniling nila sa kanya na sumama sa kanila sa inuman. Para maibalik ang pabor, inanyayahan niya sila na sumama sa kanya at sa kanyang kaibigan na si Dimitri sa isang paglalakbay sa isang malayong sinaunang ruins na kinaroroonan ng kanyang kapatid na si Heinrich kasama ang isang Dutch archaeologist. Ipinagpatuloy nila ang party sa dalampasigan at pagkatapos ay sinabi ni Jeff na oras na para magpahinga. Si Amy dahil sa kalasingan ay humirit kay Matthias na agad niyang tinanggihan. Pagbaba ng bus kinaumagahan, ang anim ay nahirapang maghanap ng masasakyan patungo sa liblib na mga ruins na 14 milya ang layo. Isang driver ang unang nagsabi sa kanya na ang lugar ay hindi maganda at nag-alok na dalhin sila sa isa pang tourist spot na may mga pyramids ngunit kalaunan ay pumayag na i-drive sila ng inalok ng US dollars. Ang grupo ay hindi pala handa. Si Amy ay hindi lang may hangover, pero nakachinelas lang, gayong sila ay maglalakad ng milya-milya. Nasabi niya na di sila makakabalik dahil wala silang reception sa phone para tumawag ng masasakyan. Nang makita ang inabando ng truck ni Heinrich, nagpasiya silang magpatuloy. Nang makita ang mga lokal na bata sa dikalayuan, kumala sila sa gubat at narating ang isang clearing na kinaroroonan ng ruins. Habang silang lahat ay namamangha sa site, nagulat sila sa mga lalaking nakasakay sa kabayo na nagsimulang sumigaw sa kanila. Habang nalilito, lumingon sila at sinubukang alamin kung ano ang kanilang ginawang mali. Sa una, ay ipinapalagay nila na kailangan nilang magbayad ng pera. Ngunit ang pinuno ay suminyas na nagsasabing, hindi iyon ang issue. Si Amy ay patuloy na kumuha ng mga larawan at humakbang paatras sa mga vines na tumatakip sa ruins na nagdulot ng pagkataranta sa mga dumating na lalaki. Sa pag-aakalang nagalit sila sa mga larawan, humakbang din si Dimitri sa mga vines para kunin ang kamera ni Amy at iabot ito sa kanila bilang paghingi ng tawad. Ngunit habang papalapit siya sa kanila, ay tinamaan siya ng palaso sa dibdib at pagkatapos ay binaril sa mukha na labis na ikinasindak ng lahat. Ang hindi na pagtanto ng grupo ay talagang sinusubukan ng mga lalaki na i-quarantine ang site. Sa takot, tumakbo ang magkakaibigan sa mga guho at nagdatingan pa ang mas maraming taga-Nayon. Sa tuktok, nakita nila ang isang inaabandunang kampo at isang balon sa gitna kasama ang bangkay ni Heinrich na natatakpan ng mga vines. Kahit walang signal, narinig nila ang tila mahinang ring ng telepono ni Heinrich na nagmumula sa ilalim ng malalim na balon sa ibaba nila. Sa pagkadesperado, ikinabit ni Matthias ang isang lubid sa kanya at dahan-dahan siyang ibinaba ng iba gamit ang isang overhead crank. Sa kanilang takot, nagtigtas ang lubid at nahulog siya sa ilalim. Pagkatapos nilang ayusin ito, nagboluntaryo si Stacy na sundan siya at hanapin ang telepono. Sa kasamaang palad dahil umigsi ang lubid, napilitan siyang bumitaw at tumalon ngunit bumagsak sa isang bubog ng ilawan. Hinugot ni Stacy ang isang bubog mula sa kanyang tuhod at humakbang papunta kay Matthias na nagpapaliwanag na hindi niya maramdaman ang kanyang mga binti dahil sa pagkabali ng kanyang likod. Habang sinisimulan ni na Jeff at Eric ang paggawa ng backboard para ikarga si Matthias, galit na galit si Amy na tumakbo pababa sa mga baitang upang humingi ng tulong sa mga taga-Nayon. Dahil sa pagkabigo, hinatak niya ang isang bugkos ng mga vines mula sa guho at inihagis ito sa mga lalaki na tumama sa isa sa mga bata. Tulad ng ginawa nila sa grupo, sinabi nila sa bata na umakyat sa mga guho at binaril nang tumanggi ito. Sa pagbabalik ni Amy sa iba, natukoy na nila kung bakit sila ay markadong mamatay. Ito ay dahil hinawakan nila ang mga vines. Sa sama ng loob, pumayag si Amy na ibaba siya sa balon para tumulong kay Stacy na maikarga si Dimitri sa backboard. Nakalabas silang lahat sa balon at si Jeff, na isang pre-med student, ay nag-inspeksyon sa mga sugat ni Matthias. Nagtatalo sila kung ano ang susunod na gagawin.
Bagamat wala silang mahanap na anumang panglunas ng sakit o gamot, hinanap ni Jeff ang tiket sa eroplano ni Dimitri. Para gumaan ang sitwasyon, sinabi niya na kung hindi siya makasakay sa 705 flight sa umaga, ang kanyang mga kaibigan sa resort na binigyan niya ng detalyadong mapa ng kanilang lokasyon ay tiyak na hahanapin siya. Sa pagpapasya na pinakamainam na huwag galawin si Matthias, tinakpan nila siya ng mga kumot at natulog sa tolda habang naghihintay na mailigtas. Nagpatuloy ang kakilakilabot na pangyayari sa susunod na umaga kung saan nagising si Stacy nang makita ang mga vines na tumutubo sa sugat sa kanyang tuhod. Tinanggal ni Eric ang halos isang talampakan ng berdeng vine mula sa kanya nang sabihin ni Matthias kay Amy na tanggalin ang kumot sa kanyang katawan. Nang maramdamang may mali sa kanyang mga binti, inalis ang kumot niya at sa takot ng lahat, nakita nilang tumubo rin ang mga vines sa buong ibabang bahagi nito sa magdamag. Ang mga vines ay hindi isang ordinaryong halaman kundi isang highly adaptive na parasitic organism na kumukonsumo ng anumang bagay na makapitan ng mga ugat nito. Ang mga villagers ay inaasina ng lupa sa paligid ng mga guho upang maiwasan ang pagkalat nito at pinapatay lahat ng tumawid sa linya. Muling bumaba ang mga babae sa balon upang hanapin ang cellphone. Gamit ang mga torch na gawa nila, dumaan sila pasikot-sikot sa mga vines. Muli nilang narinig ang pagtunog ng telepono at pumasok sila sa isang silid na naglalaman ng namatay na kasintahan ni Heinrich. Sa kanilang pagtataka, nakita nila ang telepono sa kanya ngunit ito pala ay sira. Nang marinig ang isa pang pagtunog ng telepono, nilapitan ni Amy ang direksyon na pinanggalingan ng tunog at tinitigan ang isa sa mga pulang bulaklak sa mga baging. Ito, kasama ang iba pang mga bulaklak, ay muling nilikha ang tunog ng isang ringtone ng cellphone sa pamamagitan ng pag-vibrate ng kanilang mga stamen. Nang siya ay lumapit upang hawakan ito, ang mga vines ay ipinakita ang kanilang tunay na kalikasan at hinatak ang kanyang kamay sa bitag. Nawala ang kanilang mga torch sa mga vines na nagsimulang atakihin sila, ngunit sa kabutihang palad, sila ay nakatakas. Ngayon lang nila napagtanto ang tunay nilang problema. Kakainin sila ng mga vines kung mananatili sila at papatayin naman sila ng mga taga na yon kapag sinubukan nilang umalis. Pagka-inspeksyon sa binti ni Matthias, ipinalam ni Jeff sa kanila na hindi na siya mabubuhay sa susunod na araw dahil sa impeksyon. Bagamat hindi sila nagkasundo kung ano ang gagawin sa kanya, mahinang sinabi sa kanila ni Matthias na putulin ang mga ipaa niya kung maililigtas pa nito ang buhay niya. Ang mga babae ay pumunta sa tent at ang mga lalaki ay ginawa ang operasyon gamit ang isang pinainit na kawali upang i-cauterize ang kanyang sugat na ikinagulat ng lahat. Ang mga vines pagkatapos ay kinuha ang mga pinutol na paa ngunit ito ay simula pa lamang. Habang nag-uusap sa labas sina Amy at Eric sa gabi, hindi makatulog at nagising si Stacy sa ingay ng mga halinghing at buntong hininga. Nang makitang magkasama ang dalawa, inakusahan niya sila ng pang-cheat at nagsimulang magtalo ang apat. Ngunit ang hindi nila alam ay ang mga halaman ang may gawa ng tulog na yon para ma-distract sila habang kinukonsumo ng halaman si Matthias. Sinabi sa kanya ni Stacy na nararamdaman niya ang mga vines sa loob niya at nakumpirma ito kinabukasan. Sa ilalim ng kanyang balat ay maraming vines na gumagapang na parang ahas. Nagawa ni Jeff na hiwain siya at tanggalin ang mga ito ngunit nang iginiit ni Stacy na may nararamdaman pa siya sa kanyang katawan at ulo, lahat sila ay nakakakita ng isa na gumagalaw sa kanyang noo. Nakiusap siya sa kanila na alisin ito muli ngunit sinabi sa kanya ni Jeff na hindi nila magagawa kung nawalan na siya ng maraming dugo. Pagkagising kinaumagahan, natakot ang tatlo nang makitang si Stacy ay naliligo sa sariling dugo dahil ginugol niya ang umaga sa pag-alis ng mga vines sa katawan niya ng mag-isa. Sinubukan ni Jeff na ilayo sa kanya ang kutsilyo at hiniwa siya nito sa kanyang kamay. Ganoon din ang ginawa ni Eric at nasaksak sa dibdib ng kanyang nabaliw na kasintahan. Gaya ng ginawa nila kay Matthias, lumabas ang mga vines para kunin ang katawan ni Eric. Nang mapagtanto kung ano ang kanyang ginawa, at dahil malapit na din siyang mamatay, si Stacy ay nagmakaawa sa kanila na patayin na siya.
isang pakiusap na inulit ng mga halaman at isinakatuparan naman ni Jeff. Pinahiran ni Jeff si Amy ng dugo at binigay sa kanya ang susi ng jeep ni Heinrich. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang tumakbo habang gumagawa siya ng diversion. Bumaba si Jeff sa paanan ng mga baitang at inilapag si Amy, na kunwaring patay na. Naglakad siya sa isang tabi para makuha ang kanilang atensyon. At biglang isinigaw ang pangalan ni Amy na siyang huli at upang tumakbo. Si Jeff ay tinamaan ng palaso at pagkatapos ay binaril ng pinuno ng tribo sa ulo. Samantala, tumakbo si Amy habang humahabol ang mga lalaki at narating ang jeep na mahigit 2 milya ang layo. Nang mapaandar niya ang jeep, siya ay natakot nang matuklasan ang mga vines sa ilalim ng kanyang mukha. Ipinahiwatig nito na ginawa niya kung ano ang gusto ng parasitic organism na makaalis mula sa guho. Kinabukasan, tulad ng inasahan ni Jeff, dumating ang mga kaibigan ni Dimitri upang hanapin sila. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang videong ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli.